hinawakan. May dinadamdam si Sugar. Nangyari siya nung parang nagharutan sila ni Mochi kanina. Pero nireplay ko na sa CCTV. Wala namang kakaiba, normal na harutan lang. Pero napansin namin hours after nun. Kasi natutulog siya eh, after nun. Pagtayo niya, umiiyak na siya. Tapos nahihirapan na siyang lumakad. So, ayun, nandito lang siya ngayon sa taas. Kakatapos na lang kumain, tsaka mag-party. Ito yung mga triggers niya eh. Kilala niya naman si Sugar, kailangan nauuna sa lahat. Pag ganyan, nandito na kagad si Sugar. Sugar. Mm. Ayan. Hindi niya mapuntahan agad. Sugar, sige, kunin mo na. Go. Go. Tayo. Tapos ito, yung watermelon na to, sobrang favorite niya to. Hirap pa nga akong kunin sa kanya to, pero ngayon, hindi niya pinapansin. Pati yung mga ganyang toy. Sugar. Come. Hindi naman siya like may sakit na parang baka may virus. Yung matamlay. Matamlay siya kasi hindi siya makatayo. Pero kumain pa siya. Pag ilalapit ko sa kanya, kakainin niya naman. Hindi lang talaga siya... Ay, sorry oh. Ito na. Mm. Toy oh. Toy mo oh. Gustong gusto naman niya yan. Okay na, babato ko na. Oh, Sugar, dito. Dito, come. Oh. Oh, di ba gusto mo to? Oh, ayan na. Nasa taas na. Tayo, tayo. Tayo, tayo. Hindi. Akit lang. Oh. Nangyari sa'yo. Mm, kaya na to? Kaya na to? Mm. Yan, nakita niyo naman po nakikipag-agawan sa akin. Pero, paglalagay ko dito. Oh, kunin mo dito. Go! Kunin! Ito pa, kunin. Oh, kunin dito, kunin! Sure kami na dito sa hind legs niya yung may problema eh. Kasi pag tumatayo siya, parang naka-ano lang to, naka-stay lang siya. Tapos parang nanginginig ng konti. Hindi lang namin sure kung left or right or both. Ayun. Tapos hindi siya masyado ng active. So yun po friends, nandito na kami ni Sugar sa vet. Bali ano, hindi po kasi nag-improve yung nangyayari sa kanya. So ganun pa din, may times na nagdilim siya tapos umiiyak, kaya dinala ko na ngayon. So ang labas po namin is walk-in, hindi na ako nakapagpabook kasi pagka same day, hindi na available. Actually nakabook si Sugar, mga siguro or Sunday, Monday, 3 days from now, pero sa ibang pagkakataon kasi isi-schedule ko na nga sana yung for Spain niya, gaya nga na sinabi ko sa inyo last year doon sa Kapon video ni Mochi. Mga pre-op test yon na kailangan gawin sa kanya before siya ispay.
Pero ngayon na parang minararamdaman siya kakaiba, feeling ko baka ipapostpone ko muna. Or depende po siguro kung anong sasabihin mamaya ng vet. Siyempre yung mas priority ko yung kung ano yung urgent na kailangan para ma-ease yung pain ni Sugar. Kasi for sure kapag in-space siya, madadagdagan lang yung sakit na mararamdaman niya. Ayan, so nandito po sa likod si Sugar. Uy, bakit? Ang kakaawa ka talaga pag may sakit ko. Kasi hindi ako sanay. Fierce ka lagi eh. As in strong girl yan eh. Hello? Sumawater? Sumawater? Okay na yun. Ay, gusto pa. Bali yung mga videos nilagay ko na lang dun sa cellphone ko para mapakita ko sa kanila. Kasi minsan, ano ba? Parang sinusumpong-sumpong lang kasi siya. Hindi siya yung like constant. So, halimbawa, lalo na kapag kakagising niya lang, parang doon talaga siya makikita mong in pain. Tapos kapag medyo nakakalakad naman na, okay na. So, baka kasi mamaya pagka pinakita ko sa vet or pinakonsult ko siya mamaya, baka naman okay na okay siya. At least meron akong video na para makita nila kung paano talaga. So, yun yung advantage kapag parating binivideoan sila. Meron akong mga nakatago mga documentation. Yung ano? Tali, tali. Tago. Ayaw niya. Sige, basukot yung hips mo. Okay, sige.
medyo confused kami kung alin side. Kasi ito, nahayaan niya akong ipa-extend. So, meaning, hindi masakit. Pero ito, ayaw na talaga. So, in pain, ito. Wait na ako sa harap here. Ah, sorry. Sorry naman. Naano lang ako, parang bata pa naman niya. Or ano, pero may stairs ba sa bahay? Meron po. Wala namang incidents na natasya, or... Wala naman po. Pero napansin ko po ngayon, ano siya, parang careful siya mag-stairs. Dati talaga yung Zoom, biglang ka-teleport. Bigla na. Ngayon? Wala na po. Parang mabagal na mabagal. Cautious na po siya. Recently lang yung siya. Detalino muna natin yung pre-op niya. Pero kung wala naman, tapos mamamanage natin yung sa hips niya, roll out natin kasi baka na-displace lang hips. It's common kasi sa Huskies, hip dysplasia. So, check na muna natin. Sige, so, yun friends, ina-x-ray na po si Sugar. So, hindi na lang ako sumama doon kasi mukhang bawal din naman. So, kaya mas maganda na wala ako kasi baka mag-inarte siya. Pag the more na makikita niya ako, mas gusto niya ako puntahan. So, ayun lang naman. Hala, umiyak na ata. Siya yata yun. Wait, pasok lang ako. So yan po, nandito na po kami ulit ni Sugar sa kotse. Mapagod siya. Pati din sila kuya pagod sa kanya. Mga, siguro mga apat na kuya yung nag-restrain para makakuha ng x-ray na maganda. Tapos nakailang ulit din. At mika, tubig. Nakuha na rin siya ng dugo. Babasahin na lang sa akin yung result mamaya. Pero parang natatagalan sila eh. Wow, naman ang sug-sug natin. So far sa kanyang CBC wala naman pong problem. Wala siyang anemia, wala din po siyang infection, wala din siyang platelet problem. So so far wala tayong problema dito sa x-ray niya, although hindi masyadong maano kasi although sa signs mukhang meron siyang laxation pero basic x-ray naman hindi kasi masyadong obvious pa. Intact pa din naman yung kanyang head ng kanyang hip sa loob. Ito kasi yung right. Ito yung sa left. Ito yung sa may painful part. Since kagabi lang, hindi pa kasi obvious if ever magkakaroon siya ng inflammation. Pagka-inflamed, inflamed na kasi may mga white-white dito. Pero so far kay Sugar, hindi pa masyadong obvious yung kanyang ano eh. Ibig sabihin, acute pa lang. Kagabi pa lang or baka nung mga nakaraang araw pa lang siguro yung inflammation. So wala pang signs ng joint disease. Although, for now, imamanage na muna natin yung pain. Tapos, magbibigyan na muna ako ng for joint supplement kasi eventually, kapag chronic na yung condition, ibig sabihin medyo matagal na nagkakaroon na ng inflammation ng joint, nagkakaroon na ng parang tumutubo dito yung mga arthrosis na sinali. Pero so far, wala naman siyang fracture. Wala din naman siyang sa based on physical exam naman, wala siyang laxation sa knees kasi stretch naman and wala namang tumutunog kapag ini-stretch ko kanina. Although yung sa right part, I think painful talaga siya kasi hindi talaga niya pinapahawak sa akin at all. So could be, ang nangyari doon, nagkaroon nga ng subluxation, hindi ko masyadong ma-evaluate dito kasi hindi rin straight, supposedly straight dapat. Kaya lang, in pain po kasi talaga siya. So ito na yung best shot namin. For now, idadali ko na muna yung kanyang spaying since elective na naman yun. Wala namang problema sa kanya. Kung sakali, for 2 weeks, magtitreat na muna tayo for this condition. And then kung after treatment natin, hindi pa din siya umu-okay, magdadagdag tayo ng meds. Pero kung kunwari umu-okay na naman siya with just for pain, tapos for joint, kasi yung for joint na ibibigay ko, meron din siyang anti-inflammatory, specific din sa joint talaga. Yung masakit sa kanya. Kasi so far sa knees, kasi sometimes sa knees nagkakaroon ng subluxation. Although yung mga ligaments kasi dito hindi masyadong nakikita. So kung may tearing dyan, hindi namin makikita sa x-ray, more on MRI siya makikita. So far, doon naman sa physical exam, mukhang wala sa knees, mukhang sa hips talaga siya nang gagaling.
kung minsan kasi super, lalo akong super active ng dog, pag may stairs, nadudulas ng sinasadya. So parang sa tao din, parang nalalaksit yung hips nila. Tapos, parang nadidislocate. Yung head supposedly nandito, namumove na ganun. And masakit kasi yun, super painful siya. So usually for the first 2 weeks, minamanage muna natin yung pain and then unti-unti natin. Pero during the 2 weeks, hindi na muna natin siya palalaroin ng sobra. Limited movement muna. Sa stairs siguro, as much as possible, wag munang sa stairs. Sa yung rough playing, nauna muna. I-rest na muna natin siya for a while. I think hindi rin siya masyado makikipaglaro kasi nga in pain siya. Although kapag may pain meds na yung dogs, hindi na nila nararamdaman yung pain. Nakikipaglaro na sila ng rough playing. So for now, for 2 weeks, yun na muna. I-manage na muna yung pain, tsaka yung inflammation, and then to follow up na lang. Kung nag-improve naman, pwede na natin siyang unti-unting i-rehabilitate, meaning unti-unti natin siyang ipalakad ulit sa stairs nang kalmado, hindi na yung nag-jump. Sometimes kasi yung mga husky playful sino nag-jump na sila sa stairs. So after 2 weeks, kung okay na naman, pwedeng ipamaintain na lang maintenance yung sa joint kasi minsan isang incidence lang nito and then pwedeng ulit in the future, mas malala na if ever. So usually pinapam-continue ko na yung maintenance ng 4 joints nila. Meron naman yung parang meron naman yung for, I think, bones and joints na supplement. It's okay lang naman po na bigay pa din sa kanila. Tapos, kung okay na siya after 2 weeks, pwede na natin siyang i-pre-op ulit for spaying since elective na naman. So, pwede natin i-reschedule anytime. Yan, so, dito na po ako ulit sa kotse. Kinuha ko yung mga gamot ni Sugar. Ayan, tsaka ito, tsaka yung pinaka x-ray result. Yun nga po, pagdating sa mga blood test, wala naman pong nakitang unusual. So more on dun nga sa parang pinaka physical, yung may problema. Most likely daw lifetime na yung mga supplements niya kasi syempre mayroon na siyang history ng ganito. Medyo prone na babalik-balik siya. And all. So, it's a matter of kung paano lang mamamanage yung pain. Yung ganun. Pero, yun nga, sana hindi naman umabot sa total dislocation. Kasi, ang hirap nun, hindi na halos makakalakad si Sugar pag nangyari yun. Yun, mabuti din daw na nadala ko ng maaga kasi usually, parang dinadala na sa kanila ng medyo late na. Ayan, kaya naman namin yan ni Sugar. Diba? Sus. Tapos, kailangan din daw i-manage ang weight. Kasi, para hindi daw ma-strain yung hips niya, yung right hip niya. Parang may senior dog na ako agad. Ha? 5 years old ka pa lang. Ina-expect ko yung mga ganto-ganto, mga 7 pa. Ha? Ayun. So, yun lang, friends. Gagawin namin yung best namin ni Sugar para hindi na maging worse. We'll see you on our next video. Bye! Mm-hmm.